everyone, good afternoon. I'm back. This is Ambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, national costume na naganap dito sa Miss Universe. Ano nga ba ang reaction natin diyan? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo, syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited kanina sa napanood nating national costume. Pero syempre, ano nga ba ang reaction natin dyan? Actually ako, ang reaction ko sa naganap ng NatCos kanina, nakakaloka, nagulat ako ng bonggang-bongga sa pa-reveal nila. So yan ang reaction ko. Ang dami kasing revealings bukod doon sa mga national costume. Siyempre may pasabog pa talaga sila sa huli, di ba? At yan ang pag-uusapan natin. So dito muna tayo sa NatCos. Kani-kanino bang mga NatCos tayo talagang na-amaze at talagang masasabi ko, wow, ang ganda-ganda. At kamusta syempre ang national costume na pinakita syempre ni Michelle D. Natuwa ba kayo? So yan ang pag-usapan natin guys. So una, kaninong national costume ba ako talaga na na-amaze? Kay Miss Angola. Yes, gusto ko kay Miss Angola yung may pa-reveal pa talaga ang kanyang NatCos na umiksena ng bonggang-bongga na akala ko palda lang. Pero yung tinakas niyang ganong pack, winner. Tapos yung tinalikod niya pa ay mas grabe, mas panalo talaga. Kasi sobrang panalo ng nakalagay doon sa likod na parang history about Angola. O, diba? So, dito, ipinakita ni Angola kung gaano kaganda yung kanyang NatCos. At hindi ako magtataka kung makakarating yan sa top. Diba? Kasi ang ganda naman talaga. Na-amaze ako. Tapos, gusto ko rin yung kay Bahamas. Actually, yung kay Bahamas, sobrang bongga. Para akong nasa island talaga. Yung naramdaman kong Bahamas yung kanyang costume. Kasi ang eksena, ang landi-landi, tapos ang ganda nung design. Gusto ko yon. And then, of course, gusto ko rin yung kay Bolivia. Amazona yung dating. Alam mo yon na parang ang ganda-ganda niya na parang reyna siya ng kanyang kagubatan. And then, of course, gusto ko din yung kay Brazil na may paparot pa na talaga naman masasabi ko, oy, in fairness kay Brazil, ha? At, syempre, gusto ko rin yung kay Cambodia. Very cultural yung dating. Saka yung kay Cameron, gusto ko din yung kay Cameron kasi yung kay Cameron medyo parang Mardi Gras yung dating ng kanyang costume na basta ganda, parang ati-atihan, ganon. Gusto ko kasi yung colorful. And then, of course, si Canada na diversity ang kanyang sinisigaw dito sa kanyang national costume, ang winner. Plus, ito talaga, si Curacao. My God, si Curacao para sa akin, ang tinde, ang sexy. Tapos, alam mo yun, ang ganda. Very Olympic talaga yung dating. Parang gusto ko na pag may Olympic game, magsuot ka ng ganito. So, gusto ko yung costume niya. Ang ganda-ganda. Gusto ko magganito sa ano namin, sport day. Ay nako, winner, di ba? And then, of course, si Dominican Republic na may pa-banana effect. So, gusto ko din yon kasi parang ang saya-saya lang. Dinala niya dun yung puno ng tawag dito ng banana, oh, 'di ba? Yung puno ng saging sa entablado ng Miss Universe. At ayun talaga yung suot-suot niya. Ay, may dala-dala pa siyang banana. I love banana, oh, 'di ba? So, yun, so naloka ako. Pero syempre yung kay El Salvador, yung effect ng kay El Salvador talaga naman bonggaseous. Hindi rin talaga nagpakabog talaga ang El Salvador this year, no? Sa competition nila, eksena kong eksena. Oy, in fairness ha, si Guatemala, gusto ko din yung sa kanya. Talagang masasabi ko din, ay wow, paandar. Sa totoo lang, yung White Orchids, gusto ko yon. Panalo. Saka yung kay, Guyana. So, yon. So, pasabog din. At talagang, oy, ang hirap niyang ilabas. Idalhin doon sa itablado yung kanyang costume. Yung kay India, actually gusto ko din yung kay India. Simple lang, pero alam mo yun, yung may pasayaw-sayaw na effect pa siya na ang ganda.
Uy, in fairness, ang daming magagaling. Tapos gusto ko rin si Indonesia. Kasi ang kulit ng national costume niya. Yung parang, ano, yung... Gusto ko yung tinatanggal-tanggal niya dito isa-isa. Pak, 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 pak. O, diba? Tapos para siyang... Yung sa movie natin, yung ano ba yon, Encantadia. O, diba? So, yon. Tapos meron pang paapoy dito. Fire. So, ang lit-lit niya. Pero ang cute. Ang cute niyang tignan. In fairness. Gusto ko rin yung kay Japan, yung naka-red kimono, ano, kimona, na sobrang ang social nun dating. Kasi parang feeling ko, new kimona doon sa ano, sa kimona ba? Kimona. Kimono. Sa Japan, na ito na yung bagong ano, sa ngayong henerasyon, ganito na yung mga sinusuot nilang national costume. Before kasi, di ba, parang flower-flower. So, ngayon, eto na. O, di ba? Ang bongga. Yung kay Korea, ha? Ang social din. Gusto ko din yung kay Korea. Syempre, pasabog yung kay Mexico. Gusto ko yung kay Mexico. Sobrang, ang ganda-ganda talaga yung Mexico kung tignan sa entablado. Ewan ko kung nagandahan kayo, ha? Tapos, yung kay Netherlands, baklang-bakla. Alam mo yung rainbow. Tapos, yung basta nababaklaan ako dun kay Netherlands. Pero bet ko, para siyang yung mga yung napapanood ko dyan sa mga Siam, yung mga paikot-ikot na ganon. Basta maraming yan dito eh. Ang bongga, yung flower, tapos biglang gaganon. Tapos kay Nicaragua, yung paibon ni Nicaragua, ang bongga. Sa lahat ng mga ibon-ibon, ito si Nicaragua talaga yung masasabi kong performance. Yung alam mo yung paglabas niya talagang gumagalaw yung pakpak. In fairness sa kanya, performance level talaga si Nicaragua. Wala akong masabi. Ang bongga ng perform niya doon sa entablado. Lalo na yung gumaganong-ganon siya. Tapos parang lumilipad siya talaga. Tapos yung umiksena siyang patagilid na ganon. Talagang ramdam mo na... She's a very powerful na eagle. Tapos yung umupo pa siyang ganon, tapos yung gumanong ganon pa siya, oy, winner ang performance niya doon ha. So sabi ko si Nicaragua, iba talaga eh. And then, of course, gusto ko rin yung kay Peru. Masaya din yung national costume ni Peru tignan. Kay Philippines, sabi ko sa inyo, Air Force to eh. So kay Philippines, sa totoo lang, bago to sa atin. Nakakatuwa kasi sa kanya, alam mo yon yung parang talagang very creative nung national costume. Kung iisipin mo, magdadala ka ng eroplano doon. Oh. Tapos, di ba, pumasok kasi siya sa airport. Siguro doon siya nagkaroon ng idea. In fairness, so tama nga yung sinabi sa akin na Air Force nga daw yung national costume ni Philippines. Kaya lang, kanina, naghintay ako ng pasabog. Kasi, sabing ganun, may pasabog, may pa-reveal pa daw yun dun sa stage. Pero, ayun pala, yung tumalikod siya, may nakasulat doon sa likod. Yung parang kay Catriona Grayden, kaya lang hindi din umilaw. Diba? So, yung kay Catriona Grayden, ganun din eh, hindi din umilaw. So, ito na ba yung sign na mag-Miss Universe si Michelle D? Nakakaloka to. So, basta... in fairness naman kay Michelle D, sobrang ganda ng national costume na naisip nila. Bago to sa paningin natin, yung iba siguro hindi nagagandahan, pero ako para sa akin panalo. Kasi isa talagang dapat bigyan din ng salute talaga ang mga Air Force natin. And then, nabigyan niya yung talaga ng highlight. So in fairness naman kay Michelle D talaga, as in talaga she's a very creative sa competition niya to mula doon. Sa lahat ng eksena na ginamit niya dito sa Miss Universe, as in talagang masasabi mo, grabe Michelle D, you work hard talaga. Totoo, di ba? So, you have to appreciate talaga yung kay Michelle D. Siyempre yung kay Myanmar, gusto ko rin yung kay Myanmar, kay Cambodia, kay Laos. In fairness kasi talagang doon niya, may culture talaga, di ba, kay India. So, maganda yung costume nila. I like. Kasi parang, nandoon pa rin sila sa tema ng kung ano talaga yung costume na suot-suot nila. And then, of course, gusto ko din yung kay Poland. Yung kay Poland kasi sobrang panalo din yung eksena. At saka, kay Trinidad and Tobago. Sa totoo lang, oy, ang bongga talaga nung kay Trinidad. Sobrang panalo din yung eksena doon ni Trinidad. Ang hirap nun, ha? So, naloka ako kasi diba unang lumabas si Thailand. Si Thailand din, maganda din yung costume niya. Buda-budahan dito na, alam mo yung nandoon sa tubig na yung... parang fountain yun, nakaganon na babae. Ayun yun eh. Dapat yun, ano, walang bra. Charot. So,
nakaganon yun, nakaganon na mahabang buhok. So, ang ganda din ng idea nila. So, minsan kasi may nakikita akong ganon na mga estatwa dito o ribulto na ayun yun, nakalagay yun sa tubig na nakaganon. Tapos, ang maganda, nagawa niya ng tama yung dapat niyang gawin. So, lakad-lakad siyang ganon sa Thailand. O, di ba? Ang bongga-bongga lang. So, in fairness, ayun, medyo maganda yung eksena doon ni Thailand. Mararamdaman mo na, uy, buti naman gumagalaw-galaw ka dyan sa tablado. Kesa naman yung naglalakad lang siya na nakaganon na walang, parang walang nangyayari na hindi mo makuhang gumiti. Yung parang iisa lang yung facial expression, di ba? Kahapon doon sa evening gown, medyo naloka ako. Tapos gusto ko rin yung kay USA kasi si USA talaga medyo maganda yung kay USA kasi parang about sa ano eh, di ba? Immigrant, di ba? Doon sa US. Tapos nakita ko doon sa likod niya may mga flag na iba't ibang klase ng bansa. Ando doon yung Puerto Rico, napansin ko, Canada. Pero nandun din si Philippines. So, yun. Kasi maraming Pilipino, diba, sa US. So, nakakatuwa kasi basta, saya lang nung ganong ano, parang nakita mo na United Nation talaga. And then, kay Venezuela, gusto ko rin yung kay Venezuela, pasabog din. Sobrang bongga. Tapos, gusto ko din yung kay, ano, yung kay Vietnam. Kasi si Vietnam, sabi ko nga, oh, himala, hindi niya tapasabog yung national costume ni Vietnam. Kakaiba. Pero nagulat ako kasi parang ayun talaga may drama talaga siyang pag ganun-ganun. Tapos na-realize ko si Vietnam, performance level din talaga yung ibinibigay sa entablado na parang hindi ko alam kung mananalo ako dito o hindi, papasok ba ako o hindi. Kasi from swimsuit hanggang sa evening gown, eksena talaga siya. Basta, she performer, yung parang gano'n, sa swimsuit round, gano'n-gano'n siya, tapos dito naman sa evening gown, medyo eksena siya, tapos sa national costume naman, talaga may mga pamaypay pa siya. So, na-appreciate ko yung laban ni, ano dito, ni, tawag dito, Vietnam, sa totoo lang, ang bongga para sa akin ha. Tapos, si, ano naman, tawag dito, si Trinidad and Tobago, ang hirap nun, yung parang, ano, di ba sa Mardi Gras yun, panalo, sobrang paglabas niya, imagine mo na hindi na siya natumba, with ano yun, talent yun ha, so yun, ang saya lang, tapos si Thailand, di ba, nag-emote-emote na gano'n, tapos biglang yun siya na lumabas, biglang bulaga, o di ba, so yun, ang winner, so gusto ko yung kay Trinidad and Tobago, so sino ba sa akin yung best national costume ngayon? Ako para sa akin kasi, iba-iba kasi yung pinakita nila eh. Pero gusto ko yung kay Angola. Gusto ko rin yung kay Colombia. Maganda din yung kay Colombia. Pero para sa akin, I think kay Curacao yung pinakagusto ko. Kasi ang gandang tignan. Parang avatar. Di ba? So yun, si Curacao yung parang bet ko yung national costume. And then of course, Philippines. Gusto ko yung kay Philippines kasi parang kakaiba. Hindi pa natin to napakita ever since. Tapos, gusto ko rin yung kay... Ayun, kay Trinidad and Tobago. So, yun. Sila yung nagustuhan ko national costume. Yung tatlo. Kay Curacao, Trinidad and Tobago, saka syempre kay Philippines. O, diba? So, yun. At eto nga, Diyos ko. So, natapos yung national costume. Actually, nagulat ako sa pasabog ni ano, Paulo Shugart. Actually, naririnig ko na parang mag-redesign na siya. Pero dun sa statement niya, nalungkot ako kasi parang hindi ko na-expect. Kasi ang una ko naisip, yung sinabi niya, magre-resign na siya. Ay, paano na yung ano? Paano na yung tinatawag dito? Yung Miss Universe. Anong mangyayari sa Miss Universe? So, ano ba talagang dahilan kung bakit nag-resign si Kun An? Actually, doon sa akin lang to ha, opinion ko lang, doon sa statement niya kasi, malinaw doon na sinasabi niya ang Miss Universe with integrity. With, yung alam mo yun, meron kang isang salita, meron kang paninindigan, yung mga ganon. Ganon yung sinasabi niya. So, parang ang feeling ko dito, siguro kaya ito nag-design dahil hindi niya na talaga gusto yung nangyayari at pamamalakad ng Miss Universe. So, siguro meron siyang hindi nagugustuhan. Ayun. Ito ay ano ko lang ha, tingin ko lang. So, disclaimer lang po. Kasi hindi naman natin alam talaga kung ano ba yung eksakto nangyayari. Nung nakaraan, parang biglang nagulat tayo kasi si Kun An, bigla siya nag-declare na bankrupt ang JKN.
So, sabi ko, bakit ganun yung nangyari? Akala ko ba madaming pera? Tapos bigla ngayon, bankrupt, di ba? So, parang bakit mo binili ang Miss Universe eh kung bankrupt? Ba't hindi natin alam kung ano yung eksakto ba talaga na kung ano ba talaga si Kun Ann? So, hindi naman natin kilala eh. Ang alam natin, marami siyang pera. Pero bakit nandirito sa sitwasyon na to? So, it's not time kasi na parang dikdikin natin ng dikdikin si Kun Ann sa mga sitwasyon. Kumbaga, kailangan natin siyang suportahan pa rin at kahit anong mangyari, di ba? Tapos, dati sinabi niya, 90 ang candidates, more than 90, 95 ganon or aabot nata ng 100 ang candidates ngayon ng Miss Universe. Pero, 85 lang yung nakuha nila, di ba? So, bakit ganon? Tapos, ayan nga, siguro dahil maraming mga pagbabago talaga sa Miss Universe na hindi natin alam kung gusto ba ni Kun Ann. Kasi kahit tayo, ni Paula Sugart, kasi kahit tayo, nag-react mula kasi naupo si Kun Ann. Ang dami yan ng sinabi ng mga gusto niyang magbago. Katulad na lang halimbawa, yung pagpasok ng transgender. Di ba medyo naloka tayo dito kasi parang bakit nila pinasukan ng transgender noong 2018? So, naiintindihan naman natin kasi diversity nga. And then, pinasok din nila yung ano tawag dito, married woman. O, di ba? Kung iisipin mo, dapat ba talaga Miss Universe ba to? Kasi, di ba, married woman ka nga tapos biglang papasok ka sa Miss Universe. Kasi pag sinabing Miss, dapat Miss lang. Di ba? Hindi yung married ka na or Mrs. ka na. Kasi parang hindi na matatawag to na Miss Universe. Tapos, integrity kasi ang pinag-uusapan. So, pero, pinasok din nila yung divorce woman. O, di ba? Kahit divorce ka, pwede ka. So, parang, nawawala kasi siguro talaga yung value talaga unti-unti ng isang Miss Universe. And then, I think, isa pa to sa mga titignan kong dahilan, yung age limit. Kasi, di ba, parang kung iisipin mo, nawala yung age limit. Parang, dito sa Miss Universe, nakakaloka kung iisipin mo. Kasi parang, talaga ba? Pwede ba yon? So, ano nang mangyayari sa Miss Universe? Oo nga, diversity ang gusto nilang mangyari. Pero, parang hinalo-halo na talaga nilang lahat doon. Eh, di ba si Paula Sugar, number one, ang gusto niya kasi talaga may age limit. Oo nga naman, paano ka nga naman magbibigay ng kandidata na ang... Kung iisipin mo, pag sinama-sama mo na to dito lahat, ano na ang mangyayari sa Miss Universe? So, ang Miss Universe ay Miss Universe. So, hindi siya pwedeng maging ganito. Siguro, yun yung nakikita kong dahilan na hindi nila napagkakasunduan. Plus, may mga rules. Kasi, di ba, sinabi niya, leadership. So, ayun nga, yung mga pagbabago, kung paano ang sitwasyon. So, yun siguro ang inayawan niya sa isang pamamalakad ni Kun Ann. So, hindi ko rin alam kung ayun nga ba talaga, exactly. Pero kasi yun yung nakikita ko mga dahilan doon sa mga sinabi niya. Kasi kung iintindihin mo yung mga sinabi ni Paula Sugar, doon pa lang sa word ng integrity, leadership, diba? Teamwork, o diba? Parang unti-unti na kung iisipin mo ang Miss Universe ay wala na doon sa sistema ng mga pinagsasabi niya. So, yun siguro yung inayawan niya. Kaya, nag-decide na siya mag-resign. Kasi sabi niya nga, hindi biro yung kanyang decision at napakabigat sa kanya. Pero, kailangan niya nang mag-step down. Siguro, isa din sa mga naisip ko, kasi, di ba, ang Miss Universe is under ng Thai owner. So, ang Miss Universe ba ay tuluyan na ba mag-base dito sa Thailand? Wala na ba yan doon sa tawag dito, wala na ba yan doon sa USA, sa New York? Hindi na ba sa New York gagawin ang, halimbawa, pag nanalo ka Miss Universe, hindi ka na mag-i-stay sa New York? So, ano na mangyayari sa bagong reyna ng Miss Universe? Sino na ang susunod na presidente ng Miss Universe? May Miss Universe pa ba sa susunod na taon? Kaya naloka ako sa mga sitwasyon na to, tapos naririnig mo pa na bankrupt nga. So, parang, sabi nga ni Paula Sugar, kanina doon sa statement niya, it's all about honesty. Di ba? So, may mga ganun eh. Honesty, leadership, issue, mga ganun. So, kung titignan mo, parang
parang may nangyayari talaga sa kanila doon sa loob. Eh kasi si Esther Swan, nung nakaraan, nagulat na lang tayo na parang bigla na rin siya nag-resign. And then parang tinapon lang nila ng ganun-ganun lang yung tagal nila dito sa sitwasyon. Sa bagay, sinasabi nga ni Esther noon, ni Mama Esther, na aanuhin ko yung ano, I need new environment. O, diba? So, may nangyayari talaga na hindi natin alam dito sa loob ng Miss Universe. Dito sa pagpasok ni Kun An sa kanyang era, nakakalungkot kasi isipin mo, parang, nako, malaking ano to. Malaking trial to kay Miss ano, Kun An. Kasi di ba yung mga foundation talaga ng Miss Universe, unti-unti na nagsialisa. So, ano nang mangyayari sa kanya? Tapos, paano niya patatakbuhin tong Miss Universe sa pamamalakad niya? Kaya niya ba? So, anong mangyayari sa in the future na Miss Universe? Saan na ba magbe-base ang Miss Universe na winners? Anong mangyayari sa winner? Anong mangyayari dito sa mga production? Ano bang makikita natin Miss Universe sa susunod? Kasi para na siyang Miss Grand Thai Honor. So, yon. So, nakakalungkot kasi dumaan sa ganitong sistema yung Miss Universe na unti-unti na hindi natin sigurado kung ano ba yung next na mangyayari. Ito kasi yung pageant na minahal natin, in-embrace natin lahat. So, hindi ko alam, pero siguro nandoon lang tayo na siguro tutukan na lang natin kung anong next na plano ni Madam Kun An dito sa Miss Universe. So, siguro naman hindi naman niya to ibebenta ng ganun-ganun lang or biglang bibitawan niya rin, di ba? So, sa ngayon nananahimik si Kun An eh. Imagine mo na lang, di ba? Na-late siya nang dating sa El Salvador. Dati-dati, maaga pa lang, nandiyan na silang lahat. So, ngayon, late siya. So, ang ibig sabihin ba neto, dahil kaya siya late, siguro marami siyang inasikaso talagang problema dito sa Thailand na kailangan niya muna iklaro bago siya pumunta sa Miss Universe or may pinagdadaanan siya siguro na mabigat pa at kailangan niya munang intindihin. So, ganun yung mga nakikita kong dahilan. But ngayon hindi siya na-highlight sa TV, hindi siya ipinapakita masyado. Dati-dati pupunta pa sa stage at nagsisigaw doon, di ba? So, malaman natin sa mga susunod ko ano nga ba ang next na mangyayari dito sa Miss Universe. Pero kasi at tinitignan ko dito, kaya ba nag-resign si Paula Sugar dahil hindi ba niya gusto yung pamamalakad ni Kun An ngayon or yung under era ni Kun An sa Miss Universe, hindi niya ba gusto yun nangyayari? Kaya siguro nag-resign. Sa bagay, mag-resign ka naman sa isang kumpanya kung hindi mo na nagugustuhan talaga ang sitwasyon. So yun, ayun yung mga reaction ko dito sa pangyayari to. Ang daming question na hindi ko alam kung ano yung totoong sagot. Pero nandoon ako na nanalig ako na sana nasa mabuting kamay pa rin ang Miss Universe na minahal natin ng bonggang-bongga na talagang sinubaybayan natin ng tao sa ating puso kasi nakakalungkot talaga yung nangyayari ngayon. But naniniwala pa din ako na siguro naman in time makakaahon si Kun An sa lahat na sitwasyon. Baka siguro kaya lang niya kaya siguro binitawan nito ni Paula Sugar o kailangan niya mag-design because dahil siguro bakit nga naman may presidente eh kung bankrupt nga, di ba? So yun. Yung mga ganun yung mga aspeto tinitignan ko. Pero whatever, kung ano man yung nangyayari dito, sana hindi maapektuhan yung taon-taon nating panonood dito sa Miss Universe at manatili pa rin tong Miss Universe sa ating mga mata. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga tinatalakay natin ngayon? Kayo guys, ano guys ang reaction ninyo sa mga national costume na mga kandidata dito sa Miss Universe? At ano nga ba ang reaction ninyo sa pag-resign ni Paula Sugar dito sa Miss Universe? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So yun guys, maraming salamat po syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. So yun guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan.
See you tomorrow. Thank you, guys.